Ayun, magandang hapon po sa inyo lahat mga kabayan. At nakikita nyo, nandito po yung aking service. Dadalhin po natin sa shop. Dahil kailangan na siyang ipa-tune up. Ayan siya oh. Maghanap tayo ng marunong mag-tune up. So, samahan nyo ako dahil hindi rin ako marunong mag-tune up. Alamin natin kung paano. Oh, let's go! Ayan po mga kabayan, susubukan po natin siyang paandarin para makita nyo yung parang hinahapo siya. Nag-start naman. Ang problema, pag pinigay mo yung silinyador niya, para siyang nabubulunan. Mas maganda mag-tune up na natin dahil para mas maganda yung performance niya mga kabayan. So samahan niyo ako doon po sa shop na ating pupuntahan. Let's go kabayan. Okay, magandang hapon po muli sa inyo lahat mga kabayan. Nandito po tayo ngayon sa HG Papa Motorcycle Parts and Supply. Ayan, yan yung kanilang mga ginagawa. Ito po yung kanilang shop. Kita nyo, ang dami ginagawa. Tapos, dito ko papatune up yung aking motor na router 180. Binabaglak na ni Kuya yung tanke niya. Bossing, anong pangalan mo, sir? Lennon pa ako, sir. Ha? Lennon, sir. Lennon, si Boss Lennon. Siya yung gagawa ng aking ano router. Ganun pala siya, oh. Ma-discover boss, kaway-kaway. Ma-discover tayo sa mundo ng YouTube. Tapos boss, paki-ano mo sa amin mamaya yung ano ha, kung saan yung intake saka yung exhaust. Apo. Tapos yung mga sizes ng gauge na gagamitin natin. Apo. Filler gauge. Apo. Thank you. Si Boss Lennon yung gagawa. Actually dito rin po ako nagpagawa last time nung ano, ito yung oil seal niya dito. Yan magkabilang yan, yan. Dito rin ako nagpagawa last time. Okay, welcome back po sa aking pangmaliit na YouTube channel kabayan. Nakita nyo naman halos sanay na sanay silang gumawa rito. Yun pong kanilang shop mga kabayan, eh matatagpuan nyo dito yung kanilang shop, HG Papa Motorcycle Parts and Supply, formerly Tan Motor Parts. Ang kanila po mga services na ino-offered kabayan ay chain join, tune up, top overhaul, electrical wiring, troubleshooting, conversion, install charger at repair of parts and accessories, tire installation and spokes rim alignment. Yan. Matatagpuan po ang kanilang shop dito sa Ebrey Street, Barangay Balibago, Santa Rosa City of Laguna. Ang kanilang contact number 0917 541 2786. Sa mga interesado kong magpagawa ng bayan. Ayan. Ayan na, inumpisa na yung ating motor. Ayan na, inumpisa na ang baklasin ni boss. Boss Lennon, yon. Taga Sursugod yan. Chikoy yan, sir. Chikoy. Oh, wow. Shout out to Masan. Shout out to Masan, taga Sursugod. Sursugod da, Sursugod. Oh, taga Pilar ako, bro. Saan ka, Sursugod? Bulan yan. Bulan pa. Bulan, oh, magkadugsong lang, di ba? Sige, sige. Kasi walang kickstart eh, dapat dyan talaga ano. Hindi na ba tinitingnan yung ano dyan? Yung sa timing mark? Hindi na po. Hindi na po namin yung chaining na yun, sir. Sanayan na po. Ah.
start na siyang i-tune up, kabayan. Bali ito, intake yan. At tapos ito, exhaust, ano, recovery. Kasi ang problema bro, pagka unang andar, tapos binira mo to, sinisinok. Sige po. So, mawawala pa sa tune-up yan, sir. Oo, yan. Kailangan na siguro siyang tune-up nga talaga. Tapos yung... Saan ba? Saan? Nakabigo, Bali yung exhaust niya bro, anong size niyan? Paras lang po yung sumat niya sir. Ito yung binabas niya para manila yung paras lang po yung... Paras lang yung gauge niya? Anong size? Hindi na po kami ko magamit sir. Ah, hindi na, tansyahan na lang. Oh, bali po namin sir. Simula sa po sir, hindi na po kami ko magamit ng pillar gauge. Oh. Oh. Galing naman. Kinakapa na lang na ganun, ano? Nakasanayan na rin po sir, gawa nung simula. Mga ilang taong ka na po mas gumagawa ng ganyan? 7 years po. Oo, oh, talagang kabisado na. Oh. Tama-tama, pagkatapos yung tune-up, ibabiyahin ko muna ang Patagaytay para ma-testing ko siya yung pagbabago. Parang hirap na hirap siya tumulin eh. Sige po. Sa mga sakarpado ko yun. Yung carburetor naman niya, parang sa pagkakatanda ko, napalinis ko na siya 1 year ago pa. Oo nga eh, kakagaling lang sa takbo. Pero usually bro, yung size niyan talaga yung sa pillar gauge, pagkakagamit ka ng pillar gauge, anong size? Hindi ko rin po masyadong makapasar gawa nung yung standard lang po sa standard lang po yung size ng pillar gauge. Hindi po yung ginagamit ng pillar gauge standard size lang. Yung langis niya talagang umaahon yun dyan, ano? Para mabasa yung kanyang barbula. Kasi pag hindi po siya umakit dyan, may masisira po yung kanyang barbula. Masisira. Yun, tapos na po tayo sa tune-up. Ayos. Okay naman po siya. Ayos na yung kanyang, ano? Yung kanyang clearance. Yun. So, next po natin ngayon, sir, is carburetor. Yun. Linis. Linis po. So, kuha na po tayo ng kapasad. Ayun na, nililinis na yung aking carburetor, baka doon nga may problema minsan. Sabi kasi nung pinagpalinisan ko bro dati, kasi yung pinakang karayom may mayroon ng parang gatla. Napapalitan ba siya? Yung karayom niya? Yung karayom po? Oo. Dapat ano po siya, pero isang buong wala siya sir, mabibili sir, gawa nung nagsamin po sir, wala po kong stock ng ganyan. May talaga isang buong? Isang buong. Isang buong carburetor? Opo, isang buong. Mas mababatayan po kayo sir. Oo nga eh. So po kayo sir, pag po natin malaman mo pag nalinis sir. Tingnan natin kung ano kung ano. Kasi minsan bro, pag nag-i-start ako, di ba hard start? Opo. Sumusuka ng ano yan eh, ng gasolina. Ah, okay. Nag-overflow? Oo, nag-overflow. Kunti lang naman. Dumi yung intake. Yung sir, gawa nung nag-cover ko sir. Yung clearance nung sopo niya, yung repair kit, medyo mataas na. So kailangan po siyang i-adjust pataas. Na-adjust lang yun? Opo, opo. Kasi kaya nakababa siya,
kaya tumutulo, minsan tumutulo, gawang nakababa na po pala. Hindi siya dapat medyo itataas pantay ng konti. Opo, opo. Thank you, thank you. At least may idea yung ating mga tagapanood. Mura na, 250 kasama na yung cleaning ng carburetor, ano? Kasi ang pagkakatanda ko, may nalinis kayo, 120 dati, linis lang yun. Apo. Medyo madumi na po, kaya yung siguro nga. Kaya malakas, medyo malakas na po sa gasolina. Yun po yung ganyan. Sa HG pa ba? HG pa pa. Actually, isukay na ako dito bro. Dito lagi ako nagpapagawa. Basta may depresa itong motor ko. Sa kabila pa lang ata kami sa inyo? Oo, oh, dun pa lang eh. Dun ako sa inyo pumibili ng piyesa. Hindi pa ito yung motor ko, yung luma pa. Kaya yung mga subok na talaga. Yung mga malalapit lang dito sa area na gusto mo dito magpagawa, eh dito na kayo dumayo, sigurado. Sana ni Boss Lennon yung ating carburetor, bayan. Medyo marumi na eh. Boss, shout out nga pala sa Konto, sa Binduro, Baotro Family. So, Baotro? Baotro po. Baotro? B-A-O? Apo. Baotro? F-A po. F-A. Ah, F-A. F-A. F-A-J-U-T-R-A-O. Baotro. Baotro. Yun. Binduro, sa Binduro. Binduro po, sa Bungabong. Shout out sa mga kamag-anak ni Boss Lennon. Sa dyan sa Bungabong Oriental. Oriental, no? Apo. Oriental Mindoro, yon shout out. May mga kaibigan din tayo diyan ng mga vlogger sa Mindoro. Ano yung 7 years po boss? Dito lahat yung sa HG papa? Opo. Wow, ang galing naman ano. Wow. So nakita nyo ba yun, nag-tune up siya, walang filler gauge. Kasi nga experience na nila yun na yun lang yung gagawin. Hindi ka mukha doon sa mga nakikita nyo na sa nagbablog sa YouTube. Talagang specific sila, may mga sizes pa na sinasabi tungkol sa magkaiba pa yung size ng intake saka exhaust. May mga filler gauge sila na ginagamit. Sa bagay, mas maganda yun para sigurado. Pero ito mga ito, experience na nila ito eh. Magagamay na yung trabaho. Kita mo, pinagaluhalo na kung ako gagawa niya, baka hindi ko maibalik eh. Nilinis na ng todo yung ating carburetor para mas maganda yung performance ng ating motorsiklo. Pwede na uling mag road trip next week. Ayos pa daw naman kabayan yung karayom niya oh. Okay pa siya, wala pa siyang gatla. Sabi nung naglinis kasi dati, kailangan na palitan. So isang buo pala ito. Isang buong carburetor ang papalitan. So mapapamahal tayo. Ito bro, ano po ito? Ignition po. Ignition coil. Ignition coil, o. Opo, yan yung nagsusupply, ano? Nagsusupply po ng kuryente, o. Kakapit na po natin yung carburetor. Tapos ano mo bro yung ano, yung tinuro mo kanina na i-adjust yung tungkol dito. Opo, so pag guys, ko lang po pag yung sa tingin niyo po
para maiwasan yung overflow. Sa tingin niyo po ay wala namang problema to. So dito po kayo mag-a-adjust, ibababa lang ng konti to. Ayun yung nasa gitna na yun. Bababa lang siya ng konti. Para hindi siya tumagas ng kwan. Yan yung pinakang para nasa gitna na yun. Yan yung i-adjust. Thank you. Para hindi siya mag-overflow. Apo. Siya kasi pag bago ako mag-start, nag-overflow siya eh. Apo. Yun yung pinaka-float niya, no? Sa gasolina. Ah, bro, may nawala. Medyo nakataas na po siya. Oo nga eh, kanina lawlaw na lawlaw siya. Ano po? Reserbahan natin. Opo. Teko lang po. Malapit na. At testing na natin siya. Nilalagay mo rin pinakasilan niya. Sealant po niya para hindi po siya sumingaw. Sumingaw. Dapat sila dyan ako pupunta lang sa record. Ang dami ng tao para. Papaalam ka. Kapit eh. Meron ka mga mula eh. Para sumigit po siya na maayos. Tinghimas pa. Yan. Yun. Okay.
Dali mo, batang-bata. Ano, kabayan, naikabit niyo yung tanke. Ano, mandar na, kabayan. Gawin dyan? Pahit ako talaga yun. Das, ito, ito, ito. Kailangan dashboard niya. Matagal siya mag-ban. Parang delay. Oo nga eh. So yun mga kapahin, ayos na yung aking motor. Okay na yung under niya. So condition na siya. Medyo nagluloko na lang yung kanyang dashboard. Siguro yun naman susunod na project natin. So hanggang dito na lang muna mga kabayan yung aking pong video na na-share sa inyo. Salamat ulit kay Boss Lennon. Okay ka dyan? Siya yung gumawa. Maraming salamat sa inyo pong pagtiwala at pagsubaybay mga kabayan. Sa mga bago lang po, huwag pong kalimutan mag-like, mag-subscribe at pag-pindot po ang notification bell para ma-update po kayo sa mga videos na aking pong na-upload sa aking pong maliit na YouTube channel kabayan. So muli po si Kuya Alex Alexander Beruela. Lagi pa nagpapalala at nagsasabi, may problema man po tayo, wala. Lagi tayong manalangin sa Diyos at magpasalamat sa araw-araw ng ating mga buhay. Bye-bye, kabayan! Ingat po!